Nagbabalik ang DepEd Hour para sa Tele-Turuan. Tatampok po natin ngayong gabi ang ikalawang module sa asignaturang Araling Panlipunan para sa Season 8. Sa module po ito ay makasama natin bilang teacher presenter si Vida Marie Tesoro ng San Isidro Integrated School. Sumutok lamang po sa pagpinig at pananood upang matutok sa ating Tele-Turuan. Magandang araw sa inyong lahat. Andito ulit si Ma'am Vina mula sa San Isidro Integrated School. Magtuturo sa inyo sa Araling Panlipunan. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa panahon ng bato. Bago natin simulan ang ating talakayan, natatandaan pa ba ninyo ang ating tinalakay noong nakaraan? Tignan nga natin, sabihin ninyo kung anong uri ng vegetasyon ang aking ipakita sa inyo ngayon. Rainforest. At syempre, ang taiga. Magaling, natatandaan niyo pa. Tingnan niyo ang aking kamay. Ano ang aking hawak? Ito ay bato. Ang bato ay nakakasama natin sa pang-araw-araw na buhay. Matatagpuan sila sa daan, sa ating bahay, sa paaralan at kahit na nasa mall. Kadalasan ang bato ay hindi natin pinapansin dahil common o madalas natin ito natatagpuan kung saan-saan. Pero alam niyo ba na ang bato ang pinakamahalagang kagamitan noong panahon ng sinuunang panahon? Mayroong tinatawag ng Stone Age o panahon ng bato. Sa pinakasimpleng pag-aaral, ito ay nahati sa tatlong panahon. Ang Paleolitiko o Paleolitik, ang Mesolitiko o Mesolitik, at ang Neolitiko o Neolitik. Teka, napansin niyo ba na ang pagkakamukha ng tatlong salita? Upang masadali nating matandaan ang mga ito, alamin natin ang ibig sabihin ng bawat salita. Ang bawat huling salita ng Paleolitiko, Mesolitiko at Neolitiko ay litiko o litos na nangungulugang bato. Ang Paleo ang ibig sabihin ay luma, at ang meso naman ang ibig sabihin ay gitna, at ang neo naman ay namamulugang bago. Nakapagtaka kung saan bahango ang mga pangalan nila kung bakit ito nasabing lumang panahon, gitnang panahon, o bagong panahon ng bato. Ang panahon ng bato ay hinango sa natuklasang artifacts ng mga arkeologo. Ang artifacts ay tumutukoy sa kagabitang gawa ng mga tao mula sinuong panahon, ng tagpuan na mga patulong para malaman ang mga uri ng kanilang pamumuhay noon. Unahin natin pag-usapan ang panahong Paleolitiko. Nakikita ninyo ang batong kanilang ginamit sa panahong ito ay walang tulis. Masasabing ang mga batong tulis o hulis na matatagpuan sa ngang lugar ang kanilang ginagamit para sa pangaso o sa pang-araw-araw ng kanilang pamumuhay. Masasabing parasitiko sa kapaligiran ang mga tao noong panahong Paleolitiko. Umaasa lamang sila sa kung anong biyaya meron ang mga puno sa kapaligiran ng mga kapuno sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At pagkatapos ay aalis kapag naubos ng mga ito. Numadiko ang ganitong pamumuhay. Numadiko na kung saan man ang isang lugar na tirahan ng mga tao. Pinakamahalaga ang bag nila ay ang pagkakatuklas ng apoy. Nagpatuloy ang pagbabago dahil sa pag-agapay sa pagbabago ng kapaligiran. Ano sa tingin ninyo ang pagbabago na naganap sa panahon ng Mesolitiko at lalo na sa panahon ng Neolitiko? Bago tayo magpatuloy, ating bigyan daan ng maikling paalala mula sa ating himpilan.